Kung bago ka lang sa aming channel at mahilig ka sa mga kakaibang kwentong katatakutan, pindutin ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated. Kung hindi, mumultuhin kayo! Anino sa madilim na panaginip? Hello, Sir Jupiter. Ako po ay isa sa mga taga-abang ng mga kwento nyo. Tawagin nyo na lang po akong Teresa. Hindi ko tunay na pangalan. Ang karanasang ibabahagi ko sa inyo ay nagsimula noong ako'y nasa high school pa lamang. Pinag-aral po ako ng amo kong mag-asawa at pinatira sa kanilang bahay. Subalit, hindi naging maayos ang relasyon ko sa kanila. Noong unang beses na umapak ako sa kanilang bahay, ay nakaramdam ako agad ng pagkabalisa. Dumaan pa ang mga araw. Madalas ay nakakasulyap ako ng anino ng isang malaking tao sa likuran ko. Pero sa tuwing lilingunin ko ito, ay ako lang naman mag-isa. Minsan naman po habang natutulog ako, ay nagigising na lamang ako sa tunog ng malakas na pagsara ng pinto ng banyo kahit wala namang tao. Dinig na dinig ko po iyon dahil ang higaan ko ay nasa kusina at katapat ng banyo. Ikinuwento ko ang mga kakaibang pangyayari sa akin sa bahay na iyon sa aking mga kaibigan. Pero ang sabi naman nila na ang aninong nakikita ko ay maaaring bantay ko. At napatunayan ko ito ng maraming beses sa dahilang makailang beses akong pinagtangkaang gahasain ng amo kong lalaki. Ngunit bigla na lang siyang natatakot na parang nakakita ng multo kaya hindi natutuloy. Maski ang mga kaibigan ko ay nararamdaman din ang sinasabi nilang bantay ko dahil sa tuwing iniimbita ko sila sa bahay na iyon habang wala ang aking mga amo, ay isa lang ang bukang bibig nila. Teresa, may multo sa bahay na ito. Isang gabi, sa kalagitnaan ng aking pagtulog, ay natagpuan ko na lang ang sarili kong hindi makakilos at makapalag na parang may kung anong puwersa ang pumipigil sa aking gumalaw. Maya-maya ay nakaramdam ako ng may gumagapang sa higaan ko. Ang akala kong anino na aking gabay ay may dalang pahamak. Pakiramdam ko ay dumagan siya sa akin dahil hirap na hirap akong huminga. Hindi ako makasigaw. Nakaramdam ako ng haplos sa buo kong katawan. Alam kong masama ang intensyon ng aninong bumisita sa akin. Nagsimula po akong magdasal at banggitin sa isipan ang Diyos. At doon lang po nawala ang anino. Pawis na pawis ang buong katawan ko paggising. Parang totoo ang pangyayaring iyon at hindi lang dulot ng panaginip. Simula noon, nagdadasal na ako at kahit hindi ko gaanong maintindihan, ay nagbabasa na ako ng Biblia. Kalaunan ay umalis rin ako sa bahay na iyon at simula noon ay hindi ko na muling naramdaman ang presensya ng malaking anino. Pagdaan ng ilang buwan ay naging caregiver ako at paglipas ng 5 taon ay nakapag-asawa ako. Ngunit
sa 2 taon naming pagsasama ay hindi pa rin kami nabiyayaan ng anak. Dala po ng kakaisip sa paghahangad na magkaanak ay binagabag na naman ako ng mga panaginip. Nakita ko sa aking panaginip na mayroong isang kalan. Sa ilalim nito ay malakas na apoy sa nagbabagang uling at naroon sa loob ng kalan ang isang sanggol. Ang isang binti niya'y nakalitaw. Ang sanggol daw na iyon ay anak ko. Hindi nasasaktan at hindi rin naluluto sa apoy. Sa hindi maintindihang dahilan ay ito ang madalas kong mapanaginipan at nagigising na lang ako lagi sa tuwing dadamputin ko na ang bata. Dumaan pa ang mga araw at buwan ay nabuntis rin po ako, pero di ako nilubayan ng masasama kong panaginip. Isang araw ay may nakapagsabi sa akin na ang mga panaginip kong iyon ay magdudulot ng kapahamakan sa sarili at anak ko. Lalo na raw kung iluwal ko ang bata sa buwan ng Mayo, sabi sa akin ng matatanda sa amin. Natakot ako ng pinatotohanan ito nang may 4 na babae na ang mamatay sa panganganak noong huling Mayo. Pangitain man o pamahiin ay ikinabagabag ko ito, kaya umuwi ako sa amin noong 4 na buwan akong buntis dahil naisip ko na kung mamatay man ako ay kasama ko ang pamilya ko. At sa awa ng Panginoon, sa buwan ng Hunyo ako nakapanganak. Naging abala po ako sa pag-aalaga ng bata at nakalimutan na rin ang mga nakakagimbal na pangyayari sa aking nakaraan. Ngunit isang araw ay namatay ang asawa ko. 4 na taong gulang ang anak ko noon. Di ko po inasahan na darating ang gabi na dadalawin ulit ako ng anino sa panaginip ko. Muli na naman po akong hindi makakilos, makasigaw at makabangon ng gabing mapanaginipan ko ulit ang malaking anino. Ramdam ko ang bawat pangyayari ng ako'y pagsamantalahan. Pinilit kong igalaw ang mga kamay ko para itulak ang anino dahil nakadagan na naman po siya sa akin at nahihirapan akong huminga. Mahirap man pong sabihin, siya po ay nagwagi sa kanyang masamang pakay. Bigla na lang po ako nakaramdam ng pagluwag sa dibdib nang makahinga ako dahil lumutang siya sa harapan ko. Doon ko nasilayan ang itsura niya. Mataas siya na may mahabang nguso na parang kabayo o lobo. Ngunit tao rin siya. Katawan niya ay binalot ng ugat. Habang nakahiga ako, ay iniisip kong maaaring tikbalang ang aninong ilang gabi nang dumalaw sa aking pagtulog. Hanggang dito na lang, Sir Jupiter, at maraming salamat po.